nakaraan sa ating pong preaching sa hapon ay natutunan natin mula dun sa encounter ni Apostle Paul with the Philippian jailer, the very invitation of the gospel he preaches. Diba? Yung isa sa mga pinaka-highlight verse noong pinag-aralan natin, yung Acts 16:31. Sabi dun, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Pero hindi po ito ang kabuuan ng mensahe na laging ipinapangaral ni Apostol Pablo sa kanyang mga missionary journey. Okay? So, hindi po ito yung kabuuan. This is only the summary. This is only the gist. This is the challenge of the gospel. Ito yung kadalasan na nasa huling bahagi, you know, ng pangangaral ng ebanghelyo. Hindi ito yung umpisa, hindi ito yung gitna. Ito yung huli. Ito yung hamon sa mga tao na pinapangaralan ng ebanghelyo. Now the question is, kung ito yung challenge, kung ito yung invitation ng gospel, what's the content? Diba? Ano yung laman, ano yung body of the message of the gospel? And mind you, my brothers and sisters, hindi lang ito dapat laman ng mensahe ng mga nangangaral na pastor, kundi dapat ito'y laman ng mensahe nating lahat. Because the message of the gospel is for every believers to preach to everyone na hindi pa mananampalataya. Saan natin matatagpuan yan? Matatagpuan natin sa 1 Corinthians 1:23, ayun nakasulat doon. Sinabi na po sa Pablo sa mga taga-Korinto, subalit ipinapangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus. Yun ang pinakapuso ng gospel message. This is the very center of what we preach. But then again, this is not exactly how Paul would have said it because this is basically the summary of the message, the truth, na kailangan marinig ng lahat ng mga tao. Diba? So, this is the body. We preach Christ crucified. And then, lalakipan mo yan ng invitation. Manampalat. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kaya nga, there is no good news for sinners like us without this central message. At isasummarize natin yung ating pag-uusap ngayong umaga sa ganitong paraan. God's way of salvation is none other than trusting the Messiah who died on the cross. That's the central message of the gospel, and that is also the summary of our preaching. God's way of salvation is none other than trusting the Messiah who died on the cross. Basahin po natin yung text natin ngayong umaga, 1 Corinthians 1, 22-25. Basahin po natin sa Tagalog, ha. 1 Corinto, Kabanatang 1, talatang 22 hanggang 25. Ang bagong ang Biblia, sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay humahanap ng karunungan. Subalit ipinangaral o pinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Verse 25, sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Ito po ang salita ng Diyos. Pagpalain niya nawa ang kanyang mga katotohanan. Dalawang bagay po yung ating pagbubulay-bulayan. Number one, the rejection of the gospel. The rejection of the gospel. Pangalawa, the reception of the gospel. The reception of the gospel. Madali lang naman matandaan, ano? Pero maganda, isulat din natin, no? The more we write it on paper, the more we remember them. Okay? Tingnan natin yung una, the rejection of the gospel. Sa isipan ng hindi mananampalataya na nakakapakinig ng ebanghelyo, walang mabuti sa ebanghelyo. There's no
such thing as good news in the gospel. Kung ang nakikinig ay unbeliever, ha? Kung ang nakikinig ay hindi mananampalataya. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, katulad din ng panahon ni Apostle Pablo, hindi po pinag-uusapan sa pangangaral ng Ebanghelyo yung ethnicity, kung ano yung lahi mo. Hindi importante yun eh. Bagamat ginagawang issue ng marami sa panahon niya, at maging sa panahon natin ngayon, hindi talaga issue sa gospel yung kung saan tayong lahi kabilang. Hindi rin kasama yung sexual orientation. Hindi importante yun eh. You know? Hindi rin importante yung political side mo or political agenda mo pag pinag-usapan natin ang gospel. Okay? I-confine nyo na lang sa Facebook yung mga discussion nyo about politics. Pero pag pinag-uusapan na natin ang church life, diba, ang fellowship natin as Christians, dapat ang namamayaning tema, gospel. Diba? Ang mabuting balita. For people in general, the gospel is unacceptable. Hindi nila tatanggapin ang gospel. Bakit? Tingnan niyo yung ikalawang bahagi ng verse 23 ng ating binasa. Ang sabi niya sa Tagalog, na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Yeah, that's the reason kung bakit para sa isang unbeliever, the gospel is unacceptable. Sabi nga nung isang commentator, and I like it very much, si Paul daw, nung sinabi niya yung Hudyo at saka Hentil dyan sa verse 23b, he was not referring to the ethnicity of the people. No? Sinabi niya Jews, Gentiles, even Greeks. Instead, sabi ng author na yun, and I agree with him, he was referring to the very reason why these people refuse to believe the gospel he preaches. Hindi point yung dahil Hudyo siya, dahil Hentil siya, dahil Greek siya, kaya niya hindi tinatanggap yung gospel. Hindi yun ang point. The point is, there is an underlying reason why these people hate the gospel. Ang pangalan ng commentator niya, si F.F. Bruce. Ang sabi niya, the Jews, yung sinabi dyan sa verse 23b, and Greeks illustrate the basic idolatries of humanity. So, hindi dahil Hudyo siya, kaya niya ayaw yung gospel. Hindi dahil Greek siya, kaya ayaw niya yung gospel. Kaya ayaw na mga taong ito ang gospel because they were idolatrous. Dahil sumasamba sila sa mga Diyosan. They wanted to worship a deity who is made out of their own image. Hindi sila maniniwala sa isang Diyos kung siya ay isang Hudyo na mahina. Hindi sila maniniwala sa isang Diyos kung siya ay Greek na hangal or foolish. If they would change religion, pipiliin nilang sumamba sa isang Diyos kung sila ay Hudyo na powerful, with a mighty outstretched hand. At kung isa namang Griego, they would worship a God who is wise according to their own standards of wisdom. Ayun yung sinasabi sa atin ni Apostle Paul dyan. Kaya nga, these Jews and Greeks, upon hearing the gospel, didn't appreciate it at all. Totoo, narinig nila yung gospel, pero hindi nila ito tinatanggap. And apparently, according to the Apostle Paul, there are two reasons. At titingnan natin yung dalawang reasons na ito kung bakit ang mga tao pala sa mundo ayaw nila ang gospel from the perspectives of first the Jews and then from the perspective of the Greeks. At tingnan natin from the perspective of the Jews. Yung unang dahilan pala kung bakit hindi tinatanggap ng mga tao ang Ebanghelyo is the offensiveness of the gospel. The offensiveness of the gospel. Verse 23, basahin natin ulit sa Tagalog. Ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo. The Greek word na ginamit dun sa phrase na stumbling block dun sa ESV, ito sa Tagalog, katitisuran, ay yung word kung saan nakuha natin yung English word na scandal. Nung pala kinuha yung salitang scandal or scandalous.
Literally, ang ibig palang sabihin, nung salitang Greek na yan, na pinagkunan ng stumbling block, literally, ah, ibig pa sabihin nun, a stick for a bait or a snare. Ano ibig sabihin nun? Ito pala ay salita na dinidescribe yung isang hunter na gumagamit ng patibong para mahuli yung kanyang target. So the animal, naglalagay sila ng trap na merong stick. No? So the animal that stumbles upon that stick will trigger a trap and eventually will capture it. So yun pala yung ibig sabihin ng salitang scandal or stumbling block dun sa sinabi ni Apostle Paul sa verse 23. However, yung sinasabi ni Apostle Paul dito na meaning, mas malalim pa dun eh. You know? The Jews who would hear the gospel for the first time, hindi nila tatanggapin yung gospel. Instead, they will be stumbled by it and they would be deeply offended to the point of being aroused to strongly oppose it. Ganong kalalim ang epekto ng ebanghelyo sa mga Hudyo. Hindi lang sila na-stumble. Para sa kanila, this is very offensive. At dahil ito'y very offensive, ang nagiging reaction nila, they want to fight it. Not only the gospel, but they want to fight also the messenger of the gospel. Kaya hindi tayo magtataka pag binasa natin yung New Testament, yung mga kalaban ng gospel, laging ang reaction aggressive. Diba? Laging gusto saktan lagi yung mga nangangaral ng ebanghelyo, kundi man patayin sila talaga. Kasi ganun yung epekto ng gospel sa kanila. It's very offensive. And they want to fight it. They want to destroy it. They often threaten the lives of those who preach the gospel. Totoo yan sa buhay ng Panginoon, di ba? Nung nangangaral siya ng gospel, gusto siyang batuhin hanggang mamatay siya. Di ba? Kaya lang, dahil hindi pa time ng Panginoon, biglang nawawala ang Panginoon. Ano? Hindi pa niya time eh. Pero gusto niya talaga siyang batuhin, patayin, bitayin. At ganun din ang nangyari sa mga apostles, di ba? Sinasaktan sila, nakita natin yan sa life and ministry ni Apostle Paul, kinukulong sila, binubugbog sila, halos iwanan silang patay sa kalsada. At ganun din, when you study the history of the church, kahit sa mga unang panahon, ganun din ang ginawa sa mga missionaries, di ba? Yung iba talagang hindi nabuhay eh. Namatay sila, sinunog sila ng buhay, binitay sila, pinugutan ng ulo, binakain sa leon. Marami pang iba. Sila na mga nangangaral ng matapang ng ebanghelyo, sinasaktan ng mga kaaway ng ebanghelyo. Bakit? Binigyan tayo ni Apostle Paul ng hint sa verse 22a, na unang talata. Ano sabi diyan sa Tagalog? Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda. Pagka pala Hudyo, laging naghahanap ng sign. Alam niyo kung ano yung sign yan? This reflects actually the so-called Jewish messianic expectation. They knew their history. Tandaan natin mga Hudyo yung pinag-uusapan natin. Kanilang history lamang ang nakasulat sa isang aklat na banal. Old Testament, di ba? Nakasulat dun yung history nila. At alam nila yung history nila. Part ito ng kanilang pagkatao. Minememorize nila ito at a very young age. Di ba? 12 years old pa lang ang kung isang lalaking Hudyo, part na ng bar mitzvah niya. Di ba? Kasama dun kailangan, kabisado niya ang Torah, kabisado niya ang Old Testament history. At pinag-aaralan nila sa synagogue. Kung hindi ka man lalaking Hudyo, syempre kasama ka pa rin sa pag-aaral, kundi man sa synagogue, sa bahay. Tinuturuan ka kung ano napapag-aralan sa synagogue. That there's only one image of the Messiah for every Jewish mind. Ano yun? The Messiah must be powerful as the God of the Old Testament who delivered their ancestors every time they were in trouble. Yun lang ang Messiah para sa isang Hudyo. And any so-called Messiah that is less than Yahweh of the Old Testament, they will reject it. Nakita niya? Ganun ang mindset ng isang Hudyo. Kaya nga, the Messiah that they were waiting for, dapat powerful enough to what? Destroy the Roman Empire with an outstretched arm,
Kung paano si Yahweh sa Old Testament, winasak niya ang lahat ng kaaway ng bayan ng Israel. Pero ito si Apostle Paul, nangangaral ng isang ebanghelyo na merong Mesiyas na ano? Ipinako sa krus. Just imagine the impact of his message to the Jewish people. This was not simply unacceptable for the Jews. It was offensive. It was blasphemous. Hindi nila matatanggap ang isang Masaya na hindi magagawa yung ginawa ng Diyos during the time of the Exodus. Ano bang ginawa na ni Yahweh through his servant Moses? Diba? He destroyed the Egyptian army. Paano? Nung sinusundan na sila para ibalik sa Egypt, nilunod sa Red Sea. So iniisip ng mga Hudyo sa panahon na ito ni Jesus Christ, yun talagang Messiah. Wawasakin niya ang Roman Empire, not by drowning them in the sea, no, but by burning them with fire. Yun ang Messiah para sa kanila, a mighty warrior. Pero hindi isang Messiah na mamamatay sa kamay ng mga Romano in the most shameful way of crucifixion. For a typical Jew, the gospel is a disappointment. That is not the gospel. That is not good news. Jesus is not the Messiah. Jesus was also a what? Helpless victim. Hindi siya victor. Pinatay nga eh. Diba? So this is also why many unbelievers today reject the gospel. Bakit? Hindi nila nakikita sa gospel yung hope eh. Walang hope sa gospel na yan. It's just, what? A religion. But Jesus, itong gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan, nanonood man kayo nandito, Jesus was never a helpless victim. He didn't remain dead. Ito yung nakalimutan ng maraming mga Hudyo sa panahon ni Jesus. They rejected Jesus kasi sinabi nila na matay siya eh. At katulad ng ibang mga mata na mga namatay, nabulok na rin siya sa kanyang libingan. Pero hindi, si Jesus, nabuhay siyang muli. He resurrected from the dead. That is why Jesus is not a victim, he's a victor. That's the message of the gospel. So, yung palang reason kung bakit ayaw ng mga Hudyo sa ebanghelyo ni Pablo. Pangalawa, bakit ayaw naman ng mga Hentil o ng mga Griego ang ebanghelyo ni Apostle Paul. So yung isa, nakita natin, the offensiveness of the gospel. Pangalawa, the foolishness of the gospel. Tingnan niyo yung verse 23 ulit. This time from the perspective of the Greeks. Sabi, ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang kahangalan sa mga Hentil. Kahangalan sa mga Hentil. Bakit? Yung ginamit na salita dyan for folly or kahangalan literally means, sa Greek ha, lacking sharpness. Mapurol. Dull. Yun pala ibig sabihin ng word na ginamit dyan na kahangalan. Now, kumpara sa mga Hudyo, ang isang Messiah dapat powerful. Para sa mga Greeks, ang Messiah dapat wise. No? Wise. Kung naghahanap at uhaw sa kapangyarihan ng mga Hudyo, ang mga Grego naman, addicted to wisdom. Yan ang problema naman sa kanila. Sabi nga ni Herodotus, all Greeks were zealous for every kind of learning. Yan ang karakteristik ng mga Greeks. They all want to learn something. Kaya diba nung nagpunta si Paul sa Areopagus, winelcome siya. Bakit? They wanted to learn something from Paul. They wanted to know what Paul was teaching and preaching. Pero hindi ibig sabihin tinatanggap nila. Bakit? Kasi kung hindi, if your message doesn't make sense, ano gagawin nila? Re-reject nila yung message mo. Kung ang mga Hudyo, hindi sila easy na convince unless
there is a display of power ng kanilang Mesiyang ipinapangaral, sa mga Griego, they will not be easily convinced kung ang ginagawa ng Mesiyah na ito ay nonsensical, absurd. Kaya hindi ako magtataka kung bakit paulit-ulit yung mga Hudyo hinahanapan si Jesus ng sign, di ba? O patunayan mo nga sa amin na ikaw yung Savior. Sa mga Greeks naman, meron din silang kanilang gusto. Gusto ng mga Greek, ipakita mo sa amin kung itong mensahe mo makes sense. Kasi yung mga Griego, they belong to the civilization that discovered the significance of knowledge. And they developed it unlike any other part of the world. Ang mga Greeks, they were known for their thirst for knowledge. They want to learn and discover. Sa kanila, scientific fact. Dapat can be proven by all of the senses. Pag hindi na-prove ng science ang iyong message, then you are talking rubbish. You're talking nonsense. You're a fool! Eh, di-dismiss ka na nila. Get out of here. We don't want to listen anymore. Di-dismiss na nila yung message mo. And no wonder they easily abandoned. Kahit sila, mga Greeks, pag-aralan mo yung history nila, kahit sa kanila na pinagmulan ng maraming mga religious beliefs about gods and goddesses, diba? Tinami yung mga matatalinong Greeks, they abandoned their religions of gods and goddesses. Bakit? They found their beliefs to be what? Unreasonable. Para sa kanila itong mga gods and goddesses, capricious gods and goddesses. I hate them. Ayaw na namin sa kanila. For them, para sa mga Greeks, God is the ultimate reason. Diba? Mababasa niyo yung mga ganyan sa mga Greek history. God is the ultimate reason. Kaya nga, they were offended by the gospel as well because they find it what? Dull. It simply doesn't cut for them. How could a Savior be of any help if he was not even able to help himself? Diba? Kung itong Mesiyah na ito na napako at namatay sa krus, paano siya magiging Savior? Paul! Kung siya mismo hindi niya natulungan yung kanyang sarili, hindi niya nailigtas ang kanyang sarili, therefore, your gospel doesn't make sense. Your Messiah was a fool. They reject the gospel because they find it meaningless and therefore useless. Yan ang mga Greeks. Diba? The Greeks concluded that at Jesus' death, he was what? Defeated. How can someone save you if he himself was defeated? They didn't consider the impact of his resurrection. Dinideny nila yung pag namatay, mabubuhay ulit. Hindi. Dapat, kung talagang Savior ka, hindi ka mamamatay. Kung may mamamatay, yung kaaway ang mamamatay, hindi ikaw. Diba? Parang hindi naman nalayo sa isipan ng mga Hudyo. Kung kausap kita ngayon, hindi ka Christian, hindi ka Hudyo, hindi ka Greek, pero unbeliever ka, hindi ka naiba sa kanila. You are still a stranger of the kingdom of God because you find the gospel unattractive. Ayaw mo ng gospel, eh, it doesn't make sense. Bakit ang Savior mamamatay? Diba? Bakit ang Savior hindi maligtas ang sarili niya? You may think that He doesn't offer you what you are looking for. You may find it ridiculous and illogical. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kung ganyan ang mindset mo, nire-reject mo yung gospel, you may find yourself in hell one day. You reject Jesus because you think that you are way better without Him. You are selfish. You are a man of pride. You do not want to submit kay Jesus bilang Lord. Bakit? Kasi ayaw mo na mayroong mangunguna sa buhay mo bukod sa sarili mo. Kaya ayaw mo siyang kilalanin bilang Panginoon. Gusto mo ikaw ang masunod. Gusto mo ikaw ang Lord. You will die without hope. Kung ganyan ang kaisipan mo, mamamatay ka without God in your life. You will die a miserable pero hindi lahat ng mga tao nire-reject ang gospel. May mga tao naniniwala sa gospel,
At tinatanggap ito, and this leads us to our second major point, the reception of the gospel. The reception of the gospel. Now, Paul is not like any of the famous so-called celebrity pastors today. Daming pastor ngayon, celebrity din eh. Diba? Nung nauso pa ngayong live stream, lalo nang nagbonggahan yung mga ano nila eh. Productions nila eh. Celebrity pastor. Bakit sila celebrity pastor? Ang karakteristik simple, piniplease nila yung mga tao. Gusto nila ibigay yung mga gusto ng mga tao marinig. They tickle their people's ears. Pero si Pablo, hindi siya katulad ng mga celebrity pastor na ito. Bakit? Hindi niya binibigay kung anong gusto ng congregation. He is not the one who preaches to the people what they want to hear. He is preaching to the people what they needed to hear. Hindi yung gusto nila, yung kailangan nilang marinig. At dito sa text natin, mapapansin natin, instead of Paul giving the demands of the people, the demands of the Greeks, the demands of the Jews, hindi. Anong binigay ni Apostle Paul sa kanila? Ibinigay nila niya ang isang mensaheng hindi nila ina-expect. Tingnan mo yung verse 23a, balikan natin. Sabi niya sa Tagalog, subalit, sabi ni Pablo, subalit, ipinapangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus. Dito matututunan natin that the message we bring will never be popular. Hindi popular ang message na ito. Hindi ito pagka in-upload mo sa YouTube, thousands ang manonood. Pagka nag-upload ka ng faithful preaching of the gospel sa YouTube at by the thousands na nanonood sa iyo, most likely the one you're preaching is not the gospel. Why? Because the people wanted to listen. They love hearing it. At yun yung karakteristik ng mga Jews at saka ng mga Greeks. Diba? They wanted something that will interest them and will tickle their ears. Hindi yun ang gospel. Hindi ito therapy that would apply band-aid solutions to the problems of people. The gospel is a message that will confront and expose the truth about them. It is like a surgical knife, mga kapatid, in the hands of the surgeons that would create what? Wounds. Pag hinawa ka na po ng isang surgeon ng kanyang surgical knife, hindi yun lalagyan ng makeup yung mukha mo. Hihiwain ka. At kasama sa paghiwa sa'yo ng surgeon na ito with surgical knife, i-expose yung exact location of the tumor. Diba? Ganun ang ginagawa nila. Unless the cancer is exposed and removed, there will be no chance for recovery. Ganun ang preacher ng gospel. Diba? Hindi ka patatawanin, hindi ka kukwentuhan. Ang totoong preacher ng gospel, sasabihin sa iyo kung sino ka. Sasabihin sa iyo ang pagiging makasalanan mo sa harapan ng Diyos. At sasabihin sa iyo, nasa ilalim ka ng hukuma ng Diyos. Parurusahan ka ng Diyos kung hindi ka magsisisi. Unless we become miserable in our sins, we would never become hopeless. Pag hindi tayo naging hopeless, we would never seek the help of God. The gospel is designed to do these things when we proclaimed it in the power of the Holy Spirit. The gospel is intended to declare the only hope that would save sinners. Now, totoo, not everyone who would hear the gospel would believe. Diba? Hindi naman lahat talaga naniniwala. Hindi naman talaga lahat nananampalataya. Those who would find the gospel offensive and absurd would not just reject it. Alam niyo kung ano pang ginagawa nila? They make the messengers of the gospel their enemies. Nagiging masama yung taong nagpipreach ng katotohanan. Bakit? Nasasaktan sila eh. Kung gusto mong mahalin kita, kung gusto mong suportahan kita, kung gusto mong ibigin kita, kung gusto mong bigay ko sa iyo, gusto mo, bigay mo rin yung gusto ko. Huwag mo akong sasaktan sa iyong mensahe.
Huwag mo sasabihin sa akin ang katotohanan patungo sa akin. Diba? Patawanin mo ako. Kwentuhan mo ako ng mga nakakaaliw. Pero huwag mo sabihin makasalanan ako. Huwag mo sabihin kailangan ko ng Diyos. Huwag mo sabihin na hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Ayaw na mga tao yan. They hate that. Ganyan yung mga Hudyo. Ganyan yung mga Greeks. Pero mayroong mga nananampalataya. Mayroong mga nananampalataya. Paul wanted to encourage us, not only the pastors, but all Christians, that God would lead us to people who would be made willing to listen and will accept the offer of the gospel. May maliligtas eh. At may nililigtas ang Diyos. At dinadala niya tayo sa kanila para mangaral ng tapat ng ebanghelyo. Yung mga efforts natin, hindi masasayang. What made Paul so sure na ang preaching niya ng gospel magkakaroon ng resulta ng kaligtasan ng mga makasalanan? What is the source of his confidence as a preacher of this gospel? Two things. Number one, God is the owner of this gospel. God is the owner of this gospel. Look at verses 24 to 25. At Tagalog, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo yung mga hinighlight ko. At ang karunungan ng Diyos, sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit sa matalino sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay higit sa malakas o na malakas sa mga tao. Sometimes ako confused tayo pag binasa natin si Apostle Paul kasi marami siyang play of words. Dito, marami siyang play of words dito. Marami siyang high-sounding words dyan. Pero huwag tayong ma-distract ng mga ginagamit niyang play of words, grammatical constructions, high-sounding words. I don't think he wants us to focus on those things. Instead, he wants us to focus on his description of what the gospel is. He wants us to realize that this gospel is owned by God. Owned by God. Yung short phrase of God, ng Diyos. Ilang beses niya inulit-ulit yan. Diba? Bakit? Hindi lang sa wala siyang magamit na phrase, kundi meron siyang gustong emphasize. Kaya inulit-ulit niya yung ng Diyos, ng Diyos, ng Diyos. He wanted to emphasize here in these verses, hindi lang yung splendor of the gospel, but he also wants to emphasize the what? The proprietor of this gospel. Who owned the gospel? It's God! God is the owner of the gospel. God owns this gospel. In fact, it is a gospel. It is a good news. Why? Because it is from God. What according to Paul determines the fact that this gospel is owned by God? Ang sagot, because it is the exact opposite of what people wants. Kaya siya good news. Hindi kasi yan yung ine-expect na message ng mga tao. Hindi yan yung gustong mensahe ng mga Hudyo. Hindi yan yung gustong mensahe ng mga Greeks. Kasi hindi yan yung gusto nila. Yan yung kailangan nila. The gospel gives to people the ultimate divine contradiction. Ano ibig sabihin yan? The way of salvation is the opposite of what sinners often try to save themselves. Kabaligtaran, di ba? Hindi yan katulad ng ine-expect ng marami na paraan ng kaligtasan. Yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala sa isang Messiah who is not powerful enough to destroy Romans. The Romans. The Greeks, they didn't want to believe in a deity that would be reasonable, unreasonable. Diba? Gusto nila reasonable enough according to their standards. Sinners would only accept a Savior that would satisfy their criteria. Ito yung Savior, dapat. Ganito. Ganon. Ganyan ang Savior ng mga makasalanan. Sarili nilang Savior. Kaya anong ginagawa ng mga makasalanan ngayon? Diba? Meron silang mindset ang Savior. O since God is good, diba? Dahil ang Diyos ay mabuti, dapat ang paraan ng kaligtasan, ano, gagawa ko ng maraming mabuting gawa. Kasi ang Diyos mabuti. So dapat ang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng aking mabubuting gawa. Kaya kabi-kabila ang mga charities.
kabi-kabila yung mga donations. Kabi-kabila yung mga pagbibigay ng relief. Ngayon, eleksyon, kabi-kabila ang pagbibigay at pagtatapon ng mga sako-sakong pera sa mga politiko. And so on and so forth. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, then the way of salvation should be what? By becoming an agent of love in this world. Puro love naman. Love, love, love. Puro love ang gusto. Huwag mag-hate. Puro love. But since God is a deliverer, dapat, para maligtas ako, kailangan maging deliverer din ako. In what sense? Deliverer ng mga poor. Deliverer ng mga oppressed. Deliverer ng mga victims of injustice. And so on and so on. Pag ginawa ko itong mga bagay na ito, nagbibuild ako ng mga merit para maging acceptable to God. Diba? Salvation by work. Friends, it is not what we expect that saves us. Rather, it is what God has done that can truly save us. Hindi yung ginagawa mo. Hindi yung gagawin mo magliligtas sa'yo. Kundi yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, God calls those who believe this gospel or His gospel. God calls those who believe His gospel. We should expect this gospel to be effective. Bakit? Because behind it is the power of God. Diba? It is the power of God to make those whom He called to believe. Yun ang sinabi ni Apostle Paul, yung mga tinawag niya, mananampalataya. Yung sinabi sa verse 24, di ba? Ang sabi din sa Tagalog, ngunit sa kanila na mga tinawag. Makita niyo yan? Ngunit sa kanila mga tinawag, maging Hudyo, Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Saan ko nakita yung idea na yung mga tinawag mananampalataya? Wala dyan sa verse 24. Nandun sa verse 21. Ano nakasulat sa verse 21? 1 Corinthians 1:21. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakikilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan ito, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Kita niyo yan? There must be a calling before the believing. May calling muna bago yung believing. Diba? Ito yung ginawa ng Diyos kay Lydia. Ano sabi dun sa Acts 16:14 sa Tagalog? Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. So God must first regenerate a person. That's what we call internal call. Before they respond to the external call of the gospel through its preaching. So, may dalawang calling. Internal call, and then external call. Internal call, Diyos gumagawa nun. Kung walang internal calling, walang external response. Kahit maraming external preaching or calling of the gospel. Kailangan kumilos muna ang Diyos. Diba? Kailangan tawagin muna sa loob ang isang makasalanan. People believe the gospel because of, not the preacher, because of God who called them. It is because the gospel is owned by God and He uses it effectively to call His own people to salvation. Yun yung ating assurance. Kaya mayroon tayong motivation to go on and preach the gospel. Bakit? Sigurado may ililigtas ang Diyos. Hindi pwedeng wala. Bakit? Gospel niya yan. Tapos tatawagin niya yung mga yon para mag-respond sa gospel. Every sinner who is listening right now sa live stream, dito sa loob ng church, tinatawag ng Diyos. Anong tawag ng Diyos sa'yo? Magsisi ka at manampalataya. Anong dapat mong pagsisihan? Pastor, wala naman akong kasalanan. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi naman ako mamamatay ng tao. Hindi naman ako rapist. Chismoso lang ako pero hindi ko sinasabi. Eh, pag nalaman nila, hindi nila lang ako kakausapin. Anong kasalanan ko? Na dapat pagsisihan kasi lagi naririnig, magsisi ka, di ba? Sabi ng mga hindi Christian na nanon, ano pagsisisihan ko? Wala naman akong ginagawa mo sa, wala naman akong kasalanan. Hindi naman ako kriminal. Ang dapat mong pagsisihan, lahat ng mga paraan na ginagawa mo para iligtas ang sarili mo.
Yan ang dapat mong pagsisihan. Lahat ng paraan na ginagawa mo maliban sa ginawa ni Jesus, dapat mong pagsisihan. Yan ang una mong dapat pagsisihan. Anong dapat panampalatayanan? Panampalatayanan mo yung pinako na Kristo sa krus. Na para sa tingin ng marami, mahina. Yung kanyang ginawang kahangalan. Pero ang totoo, siya lang ang malakas, siya lang ang makapangyarihan, at siya lang ang gumawa ng gusto ng Diyos para tulungan ka at maligtas. Lumapit ka sa Panginoon, pangako niya, ang sino mang mananampalataya sa Kanya, totoong ililigtas niya. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat sa mga reminders. Ito yung laman ng preaching ni Apostle Paul. Ito pala yung content of his gospel proclamation sa kanyang missionary journeys. At nakita namin, wala nang ibang laman kundi si Jesucristong ipinako sa krus. Salamat, Panginoon, sapagkat ngayong umaga, we will once again be reminded of this truth sa pamamagitan ng Lord's Supper. Kaya bless you po yung mga katotohanan na ito sa aming puso. Tawagin yung mga hindi pa mga mananampalataya, maligtas sila. At yung mga mananampalataya, remind us of our calling and help us to enjoy our real identities as disciples of Jesus. Bless our Lord's Supper, O Lord. May your name be glorified. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.